Malinaw raw na may lapses o kakulangan kaya nangyari ang tangkang pagtakas ng tatlong inmate sa PNP Custodial Center sa loob ng Camp Crame, na nauwi rin sa pag-hostage kay dating Senador Laila De Lima. Ayon po yan sa PNP, inalis na sa pwesto ang hepe ng pasilidad at mas naghigpit na rin sa protocols. Pinag-aaralan naman daw ng kampo ni De Lima ang pag-apila ng home o medical furlough. Saksi si Maris Umali. Pare, dandan ha, pare! Dandan! Si anong gamit nila? Sino? Ay, kita sa cellphone video ng ito ang gulo kahapon sa PNP Custodial Center sa loob ng Camp Crame. Sinubukan tumakas ng Abu Sayyaf leader na si Idang Susukan at mga miyembro na sina Arnel Cabintoy at Feliciano Sulayo Jr. Nang hatiran sila ng agahan ni Patrolman Roger Agustin, pinagtulungan nila ang nag-iisang pulis. Tito advantage yung mag-isa ni Patrolman Roger Agustin. So pinagtulong-tulungan nila, nasaksakin siya using yung improvised na knife. So nakita po ni Patrolman Matias ito. So winarningan niya na itigil nila yon. Eh nung nakita niya na sunod-sunod na pinagsasaksak kay Patrolman Agustin, yung pulis natin had no choice but to fire. Patay si Nakabintoy at Susukan, pero si Sulayaw napadpad sa selda ni dating Senador Laila De Lima habang tinutugis. Sabi ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr., nagkataon lang daw na doon napunta si Sulayaw dahil madaraanan daw ang selda ni De Lima palabas ng custodial center. Hindi siya ang target kasi nga nawala yung si Sulayaw dahil medyo may mga parang maze itong custodial center. Napunta siya sa ibang lugar na yun nga natumbok nga niya yung kay Senador De Lima, and then he used as shield si Ma'am. Ang senadora piniringan, itinali at tinutukan ng kutsilyo ni Sulayaw. Nagdemand pa raw siya ng helicopter, C-130, Hummer at media para makalaya dahil gusto na raw umuwi na Mindanao. Pero nang humingi ng tubig ang suspect, nakatsyempo raw si Police Colonel Mark Pespes, Camp Commander ng Crame, para malapitan at mabaril si Sulayaw. Every time sumisigaw si Ma'am na nasasaktan ako, sabi, nasasaktan ako. Then nag-threaten na siya na by 7:30, papatayin na kita. So mabilis lang na decision. Wala naman kaming time na mag-usap doon sa staff na nasa tabi ko. Kaninang umaga, kabilang si Colonel Pespes sa mga ginawaran ng medalya ng kadakilaan. Habang ang hepe ng Headquarters Support Service Custodial Facility na si Police Lieutenant Colonel Patrick Ramiliano, tinanggal muna sa pwesto habang gumugulong ang investigasyon. Definitely nagkaroon ng lapse dyan dahil nga makikita natin is nakita kasi nila na yung nagpapakain, pagpasok niya mag-isa niya, and then hindi unarmed siya. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Ramiliano. Dahil dito, pag-aaralan at babaguhin daw ng PNP ang ilan nilang protocol sa custodial facility. Kabilang ang pagbibigay na ng kasama sa naghahatid ng pagkain sa detainees o magiging body system na. Di na raw gagamit ng metal na kubiertos. Mas maghihigpit sa pag-check sa mga bisita at sa kanilang daladala. At dadagdagan pa ang security personnel sa pasilidad. Nagbigay na ng sinumpaang salaysay sa nangyari sa De Lima. Nagpasalamat din siya sa mga nagpaabot ng panalangin. Pero sabi niya kahapon, masakit pa rin daw ang bahagi ng dibdib kung saan siya tinutukan ng kutsilyo. Umapila rin siya ng panalangin para sa pulis na sinaksak ng mga hostage taker. Ligtas na si Patrolman Roger Agustin na sinaksak sa tagiliran at braso ng mga suspect. Pati ang detainee rin si Jonathan Carpio na tumulong sa pulis. Sa ngayon, nasa PNP General Hospital muna si De Lima. Inalok na rin daw si De Lima na mailipat sa mas ligtas na piitan. Pero ayon sa kanyang abogado, pinag-aaralan nila kung hihilingin nilang mabigyan ng home o medical furlough. I-discuss namin sa kanya yung option, kung paano possible option sa kanya, medical furlough, home furlough, at hihingin namin yung kanyang state of mind ngayon. Pero mas nanaisin pa rin daw nilang makapagpiyansa na si De Lima. Ang human rights lawyer na si Attorney Shell Jocno naman, sinabing mas gusto raw niya na NBI at hindi PNP ang mag-imbestiga sa pangyayari. Wala pang pahayag ang NBI at PNP kaugnay nito.
Mahigit 5 taon nang nakapiit sa krame si De Lima habang dinidinig ang mga kaso ng pag-uugnay sa kanya sa Bilibid drug trade na mariin niyang itinatanggi. Ngayong araw, dadalo sana sa hearing si De Lima sa Muntinlupa. Pero inusog ito sa October 24 sa hiling na rin na postponement ng prosekusyon. Close contact kasi sa De Lima ni Interior Secretary Benher Abalos na positibo pala sa COVID na bumisita sa kanya kahapon. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Mga kaigaan, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga Kapuso Abroad naman, maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.